Okay mga kabintor, good morning. So ngayong araw mga kabintor, ako ay nadisgrasya dito sa unahan ng Tugigaraw. So ngayon, na-slide ako dito. Bagal lang naman yung takbo ko, 60 lang dahil maulan nga. Madulas pa yung palaryong kursa. Madulas yung kursa mga kabintor. So dito ako na-slide. Ang layo ng ano ko. Para akong nag-MotoGP, yan o. Dito ako na-slide. Pagkurbada ko rito. Magdahan-dahan ka sa pagpatakbo, Lon Venter, dahil solo rides ka lang. Huwag kang pamote. Alam mong maulan at madulas ang daan, kaya prone talaga yan sa slide. Mamaya sa ospital ka pupulutan sa ginagawa mo. Okay. Papubri mo pa naman. Dito ako na-slide mga kabintor, o. Yan. Dito ako na-slide. Pagkurbada ko rito. Hindi naman siya ganun kakurbada. Kaso nga lang, dahil maulan, madulas siya. Slide ako. Ibig sabihin, 60-80 ang takbo ko. Yung 80 na yun, mula dito, papunta doon, ang layo ko. Oh, kita mo, yan yung nangyari sa akin ngayon. Kaya, sa akin, pag wala ko ba, magandahan lang. Mga kabintor. Pero ako'y okay naman. At inaanuhan pa ako ng Panginoon na kompleto yung gear. Yan. Kompleto yung gear ko. Ito, kompleto ring gear. Yun. Yung motor, okay naman yung motor. So far, wala naman tulo. Dito, wala naman. Okay naman ang motor. Nagas-gas lang. Sana maging aral mo na yan, Lon Venter, at sa lahat ng biyahe mo ay mag-ingat na. Ito alam mo, bro. Ito dito. Amin. So, yan po mga kabintor. Ang update ko rito. Oh, sobrang lakas ng ulan. Kaya, dahan-dahan lang tayo. Buti na lang at walang nangyari sa akin na masama. Ako'y okay pa. Huwag kayong mag-alala dahil mabahaba pa ang buhay ko. Sana magkasya. Magtuloy sa biyahe, Lon Venter. Ipa-check mo muna yung motor mo sa mekaniko para maiwasan mo ang aberya sa daan. At ipaayos mo na rin yung cambio mo na nasira dahil sa pagka-slide mo. Basta 9 gears. Sir, pati yung bulok niya. Matapos i-check ng mekaniko ang motor ni Lon Venter, nagpatuloy na siya sa biyahe. Hanggang sa dumating siya sa Argo ng Sanchez Mira. Dito ay kumuha siya ng video. At ilang picture para maging alaala niya ito sa pagdating ng panahon. Nandito na ako sa bayan ng tayo doon sa Katapat Bridge. Ang matagal-tagal na natin inasam-asam na at nadaanan din ni Lon Venter ang Arco ng Claveria dito sa pinakadulo ng Luzon. Bago siya makarating sa Patapat Bridge. Dito na ako sa Claveria. So malapit na ako doon sa Patapat Bridge. Okay ngayon dahil medyo hindi na umulan. Nagramdam na ako ng init. So, kahapon tulad kahapon na grabing ulan buong araw. Noong Linggo rin, grabing ulan buong araw ang biyahe ko, ulan. Kaya hindi ako naghubad ng tawag din raincoat. Hindi pa nga lang yun. Kanina, may slide ako. Hindi pa lang.
sa mga kabitor. Okay, next stop, Patapat Bridge. Welcome back dito sa akin channel. So, ngayon mga kabintor, nandito na ako sa Patapat Bridge. Kahit tagal-tagal ko nang pinaplano na mapuntahan ito mga kabintor at ngayon nagkatotoo na mga kabintor. So, ano ko lang itong Patapat Bridge. Yan na po mga kabintor, ang magandang Patapat Bridge. Itong Patapat Bridge mga kabintor, project ito yung dating Pangulong Marcos, yung ama ni Marcos. Project niya ito, yung Patapat Bridge ito. So ngayon, nagkatotoo na ang aking plano na mapuntahan ito. At nakita ko na talaga ito sa malapitan ng Abendor. So sa malapitan, napakaganda nito. Lalo na siguro kung ating madadaanan. So ngayon, dadaanan natin yan para makita natin kung gaano siya kaganda sa malapitan. Tara mga Abendor! Okay! So, tingnan natin ito sa itaas kung gaano ito kaganda mga Abendor. Pero napakaganda talaga ng Patapat Bridge. So dito may kasalukuyan pa silang ginagawa rito. Ano siguro yan? Tawag din eh. Pinatibayan nila. Kasi matagal na to. Ilang taon na ito. Halos mag 40 years. O baka sobra pa. Hindi ko lang na-research sa ano kung ilang taon na ito. Pero ang alam ko, ito ay project ito ni dating Presidente Marcos, itong Patapat Bridge na ito. So ngayon, kung pumunta kayo dito, napaka-safety naman ang lugar. May mga police dyan, nag-aposti. Kaya hindi nakakatakot na pumunta rito. So, yung harap ko, siguro ano na yan eh, yung Taiwan, Batanes, yan, yung kaharap ko na yan na ano, yung dagat na yan. So dito may mga nagpipicture-picture din sila dito mga kabintor. Mas maganda siguro magpicture-picture din tayo dyan. Ikaw talaga Lone Bender, napakatamad mo mag-research. Ito Lone Bender para sa kaalaman mo at para na rin sa mandilan-nilan mong viewers. Ang Patapat Bridge or Patapat Viaduct ay matatagpuan sa Pagutuan, Ilocos Norte. At may taas ito na 31 na metro mula sa sea level. Hello. At may haba itong 1.3 kilometro. Ito na ang pang-apat na pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ang gumawa nito ay ang Hanil Development Co. Limited. At minintena ito sa ngayon ng DPWH. Ito ay nagbukas sa publiko noong 1986. At may lifespan ito na 45 years. Sa ngayon ay may 37 years na taong gulang na ang tulay na ito. Mula nang ito'y binuksan sa publiko. At ito ang nagkunikta sa Maharlika Highway mula sa rehiyon ng Ilocos patungo ng Cagayan Valley. At ito'y itinayo at nagabaybay sa bulubunduking baybayin ng Cordillera Mountain Range. Yan. Didiretso na tayo kasi napakaganda. Thank you.
Okay mga kapintor, bago pa na tayo magkalimutan itong motor natin, i-check muna natin kung kamusta na ba ito, baka kulang na ito sa langis at saka sa coolant. So ngayon, babanggitin ko na rin kung magkano nang nagastos ko rito mula nung umalis ako ng lubang. So far, ang nagastos ko mga kapintor, 1.5 sa gasolina lang iyon. Tapos sa kain ko, kahapon 200, ngayon 100. So 300 nung linggo, libre naman ako nung linggo, so pumunta ako dito na kaya hindi ko na ang sa Ricardo yun. So ngayon 3,300 plus kanina pinaayos ko itong ano na ito, yung slider niya ito, pinaayos ko yan. So kanina pinaayos ko ito mga kalintor yan, dahil ano nga dito sa pagka-slide ko. Tingnan nyo yung pagka-slide ko. Ito, nabutas pa. Oh. So, itong clutch ko, na ano na rin. So, pinaayos ko ito para lang maano siya. Kaya, gumastos ako ng, inimilan ako ng libot na 200. Ibig sabihin, 1.5 plus 200, ibig sabihin 4,000. 4,000 na mga kabintor ang nagasto ko mula nung 2,000. So ano na ba itong ano, wala na sa wisyo. So ngayon kung 2,000, ibig sabihin yung 4,000 mo mga kabintor mula sa kanlubang kalamba papunta rito, sobra-sobra na pag walang aberya na mangyari sa iyo. Ngayon naman, tingnan natin yung kulang. Okay, sobrang ano na, sobrang dumi na. Pero magkakita natin dyan. Impact pa naman yung kulang. Yan. Impact pa naman. Yung langis natin. Yan. Okay pa naman. So, yun lang mga kapintor. At ako'y didiretso na rin pa sa pag-uwi. Ikutin ko na lang ito papunta ng Ilocos. At sana hindi tayo makasalubong ng ulan dyan. Dahil napakahirap bumiyahe pag ulan. So ngayon, diretso na ako mag-uwi. Kasi sa araw ng bukas, may trabaho pa tayo. Siguro gagabihin tayo sa pag-uwi o umaga ba. So, ingat-ingat. Thank you. Sa ngayon hanggang dito lang muna ang video ni Lon Venter. At manghihingi lang siya ng kunting support sa inyo. Paki-subscribe at paki-like sa channel ni Lon Venter para ma-notify kayo sa oras na may bago siyang upload. Salamat. Next video natin ay windmill farm dito sa Ilocos.